Hi friends, we will unbox this SMARTHOME BBQ grill and hot pot I bought online for 1,300 pesos only. And due to quarantine, sa online ako naganap ng BBQ grills and halos lahat ng grills online ay Chinese brands katulad nitong nasa picture na yan. These grills cost 600 to 900 pesos and since doubtful ako sa quality kasi sobrang mura lalo na at electric baka delikado and also Chinese brand. Kaya naganap ako ng ibang brand. Until I found this SMARTHOME 2-in-1 BBQ grill and hot pot, marami ako nakitang seller nito sa Facebook. Also, according to them, this is made from Thailand kaya mas mahal. And we can also see it from the box na Thai written nga yung nandito sa box. So now let's see the product inside. Actually sobrang gaan lang nitong grill kasi maliit lang. Ayan, tinanggal ko na yung bubble wrap para mabilis natin matanggal at makita yung mismong product. So let's remove this styro. Ayan. So makikita ninyo maliit nga lang based sa kamay ko. And this is the heat regulator. So this is the heat regulator. As what you can see, Chinese ang nakalagay. Although we don't understand it, may numbers naman para ma-adjust natin yung heat ng grill later. Now let's look closely at the regulator. Actually, I'm really disappointed kasi kaya nga ako naghanap ng ibang brand ng grill kasi ayoko ng Chinese-made na grill na nasa Shopee at Lazada kasi marami ako nabasang negative reviews sa mga products na yun. So, itong SMARTHOME, Thailand ang box, Chinese product ang loob. So, in other words, different boxes but they have exactly the same product inside. So, sayang friend kasi mas mura yung isa. Free shipping na, may cashback pa at pwede mo paggamitan ng discount vouchers. Pero, tsambahan lang talaga kung makakarating sa'yo ng maayos. Anyway, may mga good reviews din naman to. Kaya, push yan! Check muna natin. This is the tray for oil. Mamaya ilalagay natin yan. And ang cap ng ating hotpot cover. So use a screwdriver para dito. And since di ako nakapag-prepare ng screwdriver, so mano-mano muna natin ikabit. Ayan. Actually, sobrang gaan lang ng grill. Kasi maliit lang din naman. This is where we insert the regulator. Ayan, dyan natin ipapasok ito mamaya. So, let's see muna yung other parts ng grill. Ito, made of plastic. Kaya may mga reviews ako nakita na na-i-deliver ito sa kanila ng basag na. Now, kung sisilipin natin yung loob, makikita natin yung metal tube heater. Yun yung nagpapainit sa pan and hot pot. Now, sana hindi madaling matanggal yung coat nito unlike sa mga reviews na nabasa ko. Yan, so now let's insert the regulator and also yung oil tray natin. Lalagay natin dito sa gilid. Yan, may makikita kayong butas dyan. Dyan papasok yung oil ng iluluto natin mamaya. Make sure meron kayong adapter for this. Meron ako universal adapter to match our outlet. Maiksi ang cord ng grill, kaya gagamit din tayo ng extension cord. Since 1,500 watts ang power ng grill, that's too high. Make sure to use good quality extension cords to avoid untoward incidents. Magastos din talaga to sa kuryente dahil sa taas ng power. May makikita kayong orange light, that indicates na on na ang grill. Nahugasan at nalinisan na rin ito, kaya ready to cook na tayo. Now, let's put butter sa grill pan and water naman sa hot pot. Mamaya, ipapakita ko sa inyo kung paano ko nilinisan at hinugasan itong grill. Nasa number 3 ang heat natin ngayon kasi hindi nag-on ang grill sa number 1 and number 2. Yan, friends, sausage and ham muna ang iluluto natin kasi nag-out of stock yung inorderan namin ng beef and
pork. Alam nyo, friends, sobrang affordable nung Samgyup pork at beef kung saan kami nag-o-order. Kasi, 350 lang yung 1 kilo ng pork, tapos 370 naman per kilo yung beef. At ang sarap, ang ganda ng cut ng pork at beef nila, kaya sobrang sulit. And yan, naririnig na rin natin na naluluto nga ang sausage at ham. Ito yung best part, diba, kapag nagsasamgyup, yung naririnig mo yung niluluto mo. Adjust natin sa max level ang heat from number 3 to number 5. And we can also see that water is already boiling. We can also trace the shape of the metal tube under. Kita naman natin, kasi ang bilis nga mag-boil ng water, mas mabilis uminit ang hot pot. Kasi given na maliit ang surface area nito, paikot naman yung metal tube heater ng hot pot. Yan, kita ninyo sa drawing. Unlike sa grill, may katagalan uminit kahit naka-max level na ang heat to number 5 kasi malaki ang surface area ng grill pan pero manipis ang metal tube heater nito. Ganyan ang shape ng metal tube heater sa ilalim. Ayan. Yan, pag sinilip mo, makikita mo na ganyan yung shape ng metal tube. Kaya better to place your food directly above that metal tube para mas madaling maluto. Kasi kung sa gitna ka magluto o maglalagay ng food, to flip natin yung ham, ayan. Hilaw pa tong nasa gitna, mas matagal maluto compared sa sides kung nasaan ang tube heater. For me, medyo matagal maluto itong food natin na nasa grill pan, considering na sausage na nga lang ito at nasa maximum level na yung heat natin. Well, yung sa hot pot natin, ang bilis uminit. So, kung magluluto tayo dito sa hot pot natin, for sure, ma-overcook agad. Yun yung isa sa disadvantage nitong electric grill pan natin kasi wala separate switch on at switch off para sa ating grill pan at hot pot. Kaya habang marami kang niluluto sa grill, ma-overcook naman yun nasa hot pot mo. Kaya dapat marami ka rin iluluto sa hot pot unless gusto mo rin mag-grill sa hot pot mismo. Kaya may napanood akong vlog at may nabasa akong reviews na sa tagal uminit ng grill, sa hot pot na sila mismo nagbabarbecue. So far, wala pa naman akong naaamoy na parang sunog na plastic or parang nasusunog yung coat. Also, make sure to use a tong with rubber katulad nitong gamit ko kasi may tendency talaga na mag-peel off ang coat ng grill pan. Tingnan nyo tong sausage natin sa gitna, hindi pa rin luto until now. Kita naman sa kulay. Mabagal talaga maluto kapag nilagay mo sa gitna ang food. Kaya pag nag-purchase kayo ng ganitong grill, alam nyo na kung saan nyo dapat ilagay yung food ninyo. Ilagay nyo sa sides kasi nandun yung metal tube. Kaya doon mas madaling uminit, mas madaling maluto yung food natin. Siguro dapat ganito yung shape ng metal tube heater ng grill pan para kahit mag-place ka ng food sa center, maluluto din ka agad. Alright, friends, 10 minutes na tayo nagluluto ng sausage at ham. And for me, sobrang tagal nito kasi manipis lang ang cut ng sausage at ham natin. What more, kung marami kayong iluluto ng sabay-sabay tapos makakapal pa yung karne na iluluto mo. Naku, friend! Ilang oras ka pa matatapos niyan, diba? Oh, no! Round 2 tayo ng pagluluto para mas makita natin na hindi nga talaga well distributed ang heat. Stay pa rin tayo sa max level number 5.
Nawawala ho ang init. Dapat nakasagad at nakataas. Yes, kasi naka-off talaga ang grill sa number 1 and 2 ng heat regulator. Kaya pansin nyo, wala yung orange light sa 1 and 2. Kaya nga, kanina, sa number 3 lang tayo nakapag-on ng grill. So, stay lang kayo sa number 3, 4, or 5 ng heat regulator para hindi mag-off. Natatanggal ang coat sa unang hugas. Nung hinugasan ko itong grill bago tayo magluto, hindi naman natanggal ang coat, hindi rin naman nangangamoy plastic habang nagluluto. Saglit pa lang kasi natin ginagamit, kaya siguro that happens kapag nalulusaw ang coat sa sobrang tagal ng pagluto. Well, update ko kayo sa comment section kapag nagamit ko na ito ng matagal sa susunod. After 4 minutes of cooking, one side pa lang to. Hilaw pa ang sausage na nasa center ng pan compared sa nasa side na brown in color na. Pero yung sausage na nasa hot pot, kahit huli nating inilagay kanina, toasted na. So we can say na hindi talaga well distributed ang heat. At sa mga hindi nag-skip ng video, alam nyo na kung paano nyo lulutuin ang food ninyo sa ganitong klase ng grill. Overall, ingat lang din talaga kasi maraming issues ang ganitong grill. Since we are done cooking, we can now turn off the heat regulator at habang mainit pa ang grill, buhusan natin ng tubig para madali nating matanggal ang mga nasunog na food gamit ang tissue. But use a kitchen tissue para hindi maghiwa-hiwalay ang pieces ng tissue paper. Also, don't forget to remove the oil tray and the heat regulator. Kapag hindi na gaanong mainit, we can wash the grill now using a wet kitchen tissue or a sponge. Lagyan natin ng dishwashing liquid. Pwede nyo na gawin to actually diretso sa sink, but I just want to show how I do it. After cleaning, rinse with flowing water, but be careful na hindi malagyan ng tubig yung loob. Next time, bago natin ulit gamitin ang grill pan, it's better if we clean it once again by doing this. Buhusan natin ng tubig habang pinapainit ang grill. Kapag nag-boil na ang tubig, i-drain natin sa sink, then dry it.